makikita yung mga pinaka. Yan po magpap. Yan po, nandito po tayo sa kusina ng aking mahal na anak. Magluluto raw po siya ng masarap na ulam. Papasikat po siya sa akin. Natutunan raw niya po ito. Ito po ay bawang. Ito po ay sibuyas. Ito po ay alimasag o alimango. Okay na rin po kung anong gusto niyo itawag dito. Basta ito na po ang ano, green, yung mga sangkap po ng lulutuin niyo. Ito po ay hipo na malalaki. Yan. Mag-aalam mayaman po tayo ngayon. Kahit po mahirap lang po si Manay. Ito po ay tahong. Ito po ay buttercup. Yun. Ito po ay cajun. Cajun. Ang mga sangkap po ay ito, olive oil. Ito po ay grape paste. Yan. Bahala na po kayo kung ano po, kung medyo mali po ang pronunciation ko. Kayo na po magtama kung ano naman po ang mali ko sa pagpo-pronounce ko. Yan. Ito po ay paminta po. Ito po ay may brown sugar. At syempre po, hindi mawawala ang ating asin. Yan po. Tara po, samahan niyo po ang aking anak. Ay, ito pa po, mayroon pa siyang nilutong mais. Lalagay raw po niyan. Samahan niyo po kami. Tara, umpisa po tayo magluluto. Alalay lang po ako ngayon. Yan. Masasalita ba ako? Oo. Pwede rin, salita ba? Banda naman boses mo. Kita na ba? Pinamitan nyo rin yung ano? Yung ano? Yung mga... medyong kulang apoy ng ating kalan. Kilalaga muna natin yung mga seafood para medyo maluto-luto. Kasama ang corn. Lahin natin ang crab. Hugasan na natin yan. Kinakamay po lang namin kasi pang sa amin lang naman po ito, kakainin din namin. Okay lang po. Okay lang po kamayin. Yan. Itayin lang natin kumulo ng konti. Para lang meron siyang, para medyo maluto-luto siya ng konti. Ito yung corn, nilagyan ko na ng paminta tsaka ng asin para kumapit na din yung lasa niya dun sa mga seafood na pakukuluan natin. Mamaya gagawa tayo ng sauce. Ang tawag na sa lulutuin natin ngayon ay spicy garlic butter Cajun sauce or Cajun sauce. Seafood tayo ngayon kasi minsan lang naman tayo kumain ng seafood. Para naman kahit papano, since Mother's Day ngayon, may iba naman yung pagkain natin. Antayin lang natin kumulo. Takpan muna natin. Pag kumulo na siya, tatanggalin natin yung crab na nandoon. Tapos ilalagay naman natin yung
next na seafood. Ayan, kumukulo na siya at luto na siya yung crab. Kaya hanguin na natin siya sa kinalalagyan niya para mapalitan na natin ng ilalagay na another seafood. O, di ba maganda ang boses, boses ng ano, may pinag-aralan. Nagamit tayo ng tongs. Para. Hindi alatang paborito ako ng nanay ko, di ba? Kaya ano ba to? Di ba, ito ko po sabihin, si Manay hindi po maganda magsalita kasi wala pong pinag-aralan. Eh, mga anak ko po nag-aaral, kaya... Ayan, ito na yan. Maganda po sila mag-pronunciation. Iba na po yung nag-aral, tsaka sa hindi nag-aral. Si Manay po hindi nag-aral kasi mahirap lang po kami. Kaya ang mga anak ko po, sinikap po namin na paralin sila para maging maganda ang buhay nila. Hindi na nila susundan yung buhay ko. Yun. Inspiration na po. Mother's Day kasi kaya ma-emote. Oops, meron pang isa. Last one. Okay, meron pa ba? Ayan, hindi na muna natin tatanggalin yung corn kasi meron pa tayong another na ilalagay. Ang sugpo or hipo. Lagay na natin. 2 minutes lang yung pagluto ng sugpo kasi mabilis lang naman siyang lutuin. So, pakuluan ulit natin siya. After 2 minutes, hahanguin na ulit natin siya. After 2 minutes, hahanguin naman natin yung hipon kasi 2 minutes lang siya. Dahil nga mabilis siyang maluto. Diba, lalaki? Lalaki eh. Hipon. Sugpo na pala siya. Sugpo ang tawag sa kanya. Sugpo. Pa rin natin tatanggalin yung corn kasi meron pa tayong huling seafood na ilalagay. Yun ay ang tahong. Pwede din kayong magdagdag ng mga seafood. Pero kasi ito lang yung available sa palengke. Kaya ito lang muna yung ilalagay natin. Ang tahong. Ganun din. Sa tahong naman, 3 minutes nyong i-kasalan. After 3 minutes, iahangon nyo rin ulit siya. Kasi mabilis lang din siyang na luto. Hindi katulad nung crab natin, 10 minutes nating inalagay sa pinakuluan. After nitong tahong, magpo-proceed na tayo sa ating Cajun sauce or Cajun sauce.
pan ulit natin siya. After 3 minutes, hanguin natin ulit. Ayan, 3 minutes na. Kaya hahanguin naman natin ang ating tahong. Para sa ating last na seafood. At magpo-proceed na sa... Magpo-proceed na tayo sa ating Cajun sauce. Cajun sauce. Patayin na muna natin. Tatanggalin na din natin yung mga corn. Kasi tapos na tayo dito sa pag... lalaga. Tanggalin na din natin yung mga corn kasama na ating taho. Set aside natin yung mga seafoods para makapagluto na tayo ng ating sauce. Malalaki din yung ating tahong. At para sa ating sauce, yan, gagawin na natin siya. Una, magigisa tayo ng bawang. Ay, ng sibuyas. Unahin natin ang sibuyas. Siyempre, magpapainit muna tayo ng ating mantika sa kawali. Medium heat lang para hindi masyadong masunog agad. Gagamit tayo ng olive oil. Pero pwede din naman kahit anong oil gamitin niyo. Antay lang nating uminit. Next ay ito, lalagyan mo natin pag mainit na yung kawali. Ayan, pagka translucent na siya, transparent na yung transparent pala yung onion. Next na yung bawang. Ayan, kaya marami para mas malasa yung ating sauce. Pwedeng pulang sibuyas, pwede rin puting sibuyas. Pero since mas mura yung puti, yun ang gamit namin. Yeah.
Yan, pwede na nating ilagay ang ating bawang. Pero bago natin ilagay yung bawang natin, lagyan muna natin ng isang buong butter. Yan, bakit isang buo? Kasi madami yung ating seafood para lumasa. Dahil butter or garlic, garlic butter, Cajun sauce ang ating gagawin. Ilalagay natin. Kailangan nating matunaw. Tanawin lang natin yung ating butter. Bago natin lagay yung ating garlic. Kahit anong tatak ng butter, pwede naman. Pero mas mura kasi yung butter cup kesa dun sa ibang butter. Parehas din naman siya. Pero ang kinagustuhan ko sa butter cup, medyo mas malasa siya kaysa sa dairy. Pero kung anong gusto nyo gamitin, pwede naman. Ayan, tunaw na siya. At the same time, luto na din yung ating onion. Kaya isusunod na natin ang ating garlic. Medyo madami-dami yung garlic natin kasi madami nga yung seafood na gagawin natin. Garlic. Diba? Sarap na. Umpisa pa lang yan. Medyo golden brown natin yung garlic. Para mas lumabas yung flavor niya. Yan. Kapag ka golden brown na yung bawang, yan, tingnan natin yan, pwede na yan. Yan. Di ba meron tayong pinagkuluan kanina? Kukuha tayo doon ng half tablespoon. Yan, meron naman tayong sukatan, so idadagdag natin siya. Yan, para lang may lasa ng konti. Ito sa pinagkuluan natin. And, continue lang tayo sa pagpakulo. Tapos, syempre, dire-diretso na tayo sa ating pagluluto. Nagdadagdag na tayo ng asin. Yan, depende sa pinch lang or depende sa inyong panlasa. Kung gusto ninyo medyo maalat-alat, pwede naman ninyong dagdagan. Mas maganda kasi huwag sobrang alat agad. Para at least na ano nyo siya, di ba? Hindi yung maalat. Mahirap nang i-edit yun. And then, talagyan natin siya dito. Paminta. Pwedeng durog. Durog na durog. Pwede naman yung medyo durog lang. Para medyo malasa. Yan. Depende din sa inyo kung anong gusto ninyo, kung gaano karami. Pero kasi ako, mas gusto kong medyo malasa-lasa yung paminta. Lalo na ay, ano to, garlic, butter garlic. So, dagdagan pa natin para nakulangan pa yung paminta. Tapos, haluin natin ng konti. Para lang mahalo yung mga nilagay natin, mga ingredients. And then after that, lalagay tayo ng 9 tablespoon na brown sugar. Bakit brown sugar? Kasi hindi naman siya ganun ka-tamis. And parang mas okay siyang gamitin kaysa sa white sugar. Kasi yung white sugar, mas matamis siya. 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9. So, hindi naman siya dapat marami din kasi baka naman tumamis yung luto niya. So, hindi rin masarap. Haluin lang natin pagkalagay. And then, after that, syempre, hindi mabubuo ang ating sauce kung walang Cajun sauce o Cajun powder. Tsaka dadagdagan natin siya ng crab paste, pang palasa. Navarro's. Pero kahit anong tatak ng crab paste, tinry ko lang to kasi sabi masarap daw siya. Nabili ko to sa All Homes nung naglilibot-libot ka. Kayo na din bahala kung gaano karami. Pampalasa, dinagdag ko lang naman to sa ingredients kasi meron dito sa bahay. Ang mga dalawang kutsara, pwede na yan. Takba natin ulit. Tapos, after nito, sabi, i-refrigerate daw kapag na-open na, pag di na-ubos. So, re-ref lang natin. Yan, para hindi masira at magpagalba siya. So, haluin lang din natin ulit. Crab paste. Yan, tingin natin baka medyo inaan natin para hindi naman masunog ako yung luto. So, pag nagsama-sama na siya, lagyan na natin ng Cajun sauce or Cajun sauce. First time kong magluluto ng ganito. So, hindi ko pa alam kung anong lasa ng Cajun sauce. Kaya, ito, sabi tayo. And 5 tablespoons ng Cajun sauce. 1, 2, 3, 4, 5. And then, haluin natin ito. Hanggang sa ma-mix na siya ng dun sa ginagawa natin sauce. And hindi ko na nilagyan ng hot sauce kasi baka hindi rin namin makaya. Depende na lang sa amin kung lalagyan namin. Meron din naman kaming chili flakes dito and chili powder. Kung gusto namin ng sobrang anghang, pwede din naman namin lagyan. Ayan, luto na ang ating sauce, Cajun sauce. Kaya ngayon, ang gagawin natin ay ilalagay na natin yung mga seafood dito. And tapos konting pakulo, tapos na, pwede na natin ihain sa atin. Happy Mother's Day! Yan na. Talagay na natin. Inaan lang natin yung apoy, mas mahina. Tapos ilalagay na lang natin. Unahin natin ang yan. Supo. Sarap. Madami na tayo makakain ito. Mamaya magmumukbang tayo. Iwalay daw yun. Ang pagmukbang sa medya masyado na daw mahaba. Parang yung celebration na lang yun. Sa pagkain. Happy Mother's Day. Tapos iba yung pagluto na. Yan, pinamay ko na, malinis naman ako. Medyo madami-dami siya, so hindi siya kasha dito. Pero pagkakasha natin, kailangan nating pagkain. Haluin muna natin ng konti. Patayin na natin yung apoy. Kasi hahaluin na lang naman yan. Tumaglag pa siya. Buhay pa siya. Haluin natin. Ayan. Halo-halo. Ayan. Halo-halo. Hindi pa natin sinasama yung crab. Haluin lang natin ang
para yung sauce ay umibabaw kasi nasa ilalim. Tapos yung crab. Alagyan natin yung crab. Kinamay ko na ulit. Kasi kami-kami lang naman ang kakain. Kailangan natin ng another sandok. Ay, buhay pa siya. Tapos mo na. Ayan, tapos na ang ating nilutong butter garlic Cajun sauce. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe, like, and share.